Ipinatuto pa sa Dagupan City ang mahigpit na inspeksyon kontra botsa dahil sa pagkamatay ng ilang alagang manok bunsod ng mainit na panahon. Yan ang tinutukan live ni Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? CJ, nagpaalala ang otoridad sa mga consumer na maging mapanuri sa mga bibilihing karne sa mga pamilihan. Mas naghigpit pa ang Dagupan City Veterinary Office sa inspeksyon sa mga pumapasok at ibinibentang karne ng manok sa mga pamilihan sa lungsod. May mga natatanggap kasing ulat ang otoridad sa pagkamatay ng ilang alagang manok dahil sa matinding init ng panahon. Pinangangambahan ng City Veterinary Office na maipuslit ang mga botsyang manok sa pamilihan. Karamihan naman po ng karne pumapasok sa market is with permit, yung sa slaughterhouse. Pag sa slaughterhouse po kasi, dinala nyo doon yung isang hayop na patay na, hindi na po nila i-slaughter or yung lilinisan. So hindi din po sila makakuha ng permit. Naka-alerto rin ang mga tindera dahil may mga pagkakataon na hinahaluan daw ng botsa ang mga idinideliver na supply ng manok sa kanila. Kasi kung dinideliver na namin sa amin, pagpula na yung manok, hindi na namin kinukuha yun. Kasi double din na yun eh. Binabagsak yan, pulang-pula, kaya ayaw namin kinukuha. Pag titingnan mo muna kung ano yung may ano na parang pasa, yun, hindi na po sariwa. Kasunod ng matumal na bentahan sa karne ng manok, bumaba ng 10 piso kada kilo ang presyo nito. Sa ngayon, nasa 170 hanggang 180 pesos ang kada kilo ng manok sa merkado. CJ, importanteng fresh o sariwa yung mabibili nating karne ng manok, baka o baboy sa mga pamilihan. Kaya naman dapat natin pakatandaan yung ilan sa mga tips para masiguro na sariwa yung ating binibiling karne. Number one dyan, CJ, dapat pinkish yung kulay ng karne, malinis yung karne, at saka walang amoy. Number one, pinaka-importante, CJ, dapat i-check natin kung meron bang amoy yung karne na ating bibilhin. Dapat yan walang amoy at dapat din ay siksik at makintab ang balata. Masasabi na contaminated na yung karne kapag maputla yung kulay. Meron na rin siyang mga green spots at mabaho na yung amoy ng karne. So yan yung mga dapat na pakatandaan dahil syempre napaka-importante na fresh yung mabibili para masiguro yung kaligtasan ng mga consumer. Si Jay? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban.